Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang aming first vlog at ito ay patungkol sa quarantine pamamalengke. Bakit po tinawag nating quarantine pamamalengke? Di ba po? Dati, kung kailangan tayo mag-grocery o lumabas, madali lang natin gawin. Pero dahil iba po ang sitwasyon natin ngayon, kailangan po tayong mag-adapt. Kaya itong quarantine pamamalengke na isishare ko sa inyo kasi namalengke po ako kanina sa Commonwealth Market. At ang mga binili ko po ay madami na at ito po ay good for 3 weeks. So bibigyan ko po kayo ng mga tips kung paano po natin mamaintain na fresh at tatagal yung ating mga pinamili. Welcome po sa ating EJ Beats Vlog. Ngayon po ay August 21 at ang mga pinamili ko po ay tatagal po ito hanggang 3 weeks. Yung mga pinamimili ko, kaya tinawag nating quarantine palengke. Pwede naman po pala na magkaroon tayo ng stocks na good for 3 weeks, grocery man yan, o mga gulay o prutas na pwede nating ilagay sa ating ref para hindi po tayo labas ng labas. At the same time, mahalaga rin po na sumusunod tayo sa mga patakaran na binibigay ng ating gobyerno. Siguro dito sa quarantine palengke, ilan sa mga tips na pwede kong ibigay ay una, dapat meron po tayong listahan ng ating mga bibilin. Pangalawa, alam po natin kung magkano yung budget natin para magkasya at mabili natin lahat ng dapat nating bibilhin na tatagal sa 3 linggo. Pangatlo, diretso na po tayo kung sino yung ating mga suki kasi alam na nila kung ano yung mga bibili natin. At pang-apat, alam natin kung ano yung masusustansyang pagkain at sulit sa ating budget. Okay? So, simulan na po natin. Unang-una, ito, makikita natin yung ating maraming mga gulay. Itong saluyot, binili ko ay 10 pesos. Tapos yung alokbati natin, 10 pesos din. So, ito yung una naming iluluto kasi ito yung unang madaling masira. Tapos, makikita rin natin dito, ito yung okra, no? Ang dami. Magtataka kayo bakit isang plastic. Ang bili ko dito ay 40 pesos. So, sapat na halaga. Tapos, actually, ito, tatagal talaga ito ng mga 2.5 weeks. Ang okra kasi ginagamit namin sa pangsigang, pangsamgyupsal, nilalaga namin. So, masustansya ang gulay na ito. Ito naman yung patola, 10 pesos yung bili ko dito. Tapos, magtataka kayo bakit ang kalabasa, isang buo yung binili ko, ang binayaran ko lang ay 40 pesos. Tatagal ito ng hanggang 3 weeks. Eto, makikita nyo yung talong, 30 pesos, isang kilo. So, makikita natin medyo may sira yung nabili ko no? Kasi nagmamadali na ako. So, hindi ko yan napansin. Tapos yung ampalaya, 2 piraso yung binili ko, per kilo niyan ay 30 pesos. Tapos, makikita nyo itong kamatis ay sobrang dami. No? Ito ay kulang-kulang 2 kilo. Binabad na po ito ni ate sa tubig. At 3 beses o 4 na beses namin ito hinuhugasan. Una, ibababad siya sa tubig, tapos hahugasan siya ng matagal. Tip po sa pagbili ng kamatis, marahil nagtataka kayo bakit kulay green. Talagang gustong-gusto po ng asawa ko yung green na kamatis. Bukod sa malutong, masarap siyang kainin kahit hilaw, ano. Tapos, habang tumatagal sa rep, nahihinog din po siya. So, yung hinog yun yung ginagamit namin sa mga pangsigang. Tapos, kung makikita nyo dito sa kamatis na ito, meron siyang takip. So, pag bibili tayo ng kamatis, dapat meron pong takip. So, pag nagluto po kami, halimbawa, kailangan namin na 4 na piraso, huhugasan po uli yan, at saka yun, that's the time that we are going to remove yung sinasabi nating takip. Isa pa po, yung kamoting dilaw. Itong kamoting dilaw, napakatamis nito. 50 pesos po ito per kilo, mahigit 1 kilo po ito. And then, meron din tayong saba, 35 pesos per kilo. Ito po ay less than 2 kilo. So, ang binayaran ko dito, I think, mga less than 70 pesos. Siguro nagtataka kayo, no? Bakit yung saba, hilaw? Bakit yung ito, saging, hilaw? Kasi po, itong saba na to, mahihinig to after 3 to 4 days. Itong saging na prutas ay 55 pesos per kilo. Mayroon akong suki. Ito ay, yun po isa sa mga tip, ano, very important na may mga suki tayo kasi bukod sa pipilian tayo na maganda, alam din natin na yung binili natin ay tatagal at hindi agad masisira. Pangalawa, 2 klase ng mais yung binili ko. Itong kulay dilaw ay 40 pesos. Yung puti naman ay 50 pesos per kilo.
ilalaga po namin, kakainin po namin. Actually, itong puti, ilalaga na to ngayon ni ate. Ang tip po sa paglaga nito ay hugasan itong mabuti. Pero kasi dahil gabi na, nag-dinner na kami, hindi na namin ito kakainin. Pagkalaga, ilalagay siya sa ref. Pagkain namin siya bukas. Tapos itong mais na tong dilaw, gagawin namin siyang gulay. Ay, ipapakita namin sa inyo kung paano po namin ito lulutuin. Next, magtataka kayo ba't napakarami naming prutas, ano? Pero natutunan ko po na very important po na marami tayong prutas sa ating bahay. So itong ponkan, makikita natin, ano, maliliit, matamis ito actually, ang sarap niya. So more than 2 kilos o less than 2 kilos yung binili ko, 160 per kilo. Etong mansanas ay 10 piso isa. Tapos yung lemon, makikita nyo marami kong biniling lemon, ano, very important kasi this is rich in vitamin C at saka kailangan po palakasin po natin yung ating immune system para malabanan po natin ang iba't ibang uri po ng sakit. Especially ngayon po pandemic, kailangan po malakas tayo. So, itong lemon na to, makikita nyo, 20 pesos isa. Actually, merong nagbebenta, 3.50 pesos, ano, mas makakamura, pero i-check po natin. Tip po sa pagbili ng lemon, dapat po merong takip. So makikita nyo meron takip na kulay green. Pag ang takip niya ay medyo nangingitim na at wala nang takip, huwag nyo na pong piliin yan. So dapat pipiliin po natin talaga yung ating binibili. Pero dapat mabilis na tayo kasi alam na natin na dapat may takip, dapat kulay green. Yan po yung ilan sa mga tips na pwede ko pong ibigay sa inyo. So gustong-gusto po namin tong lemon na ito kasi ginagawa po namin ito ng asawa ko na lemon tea o minsan nilalagay po namin sa tubig. Next naman po, makikita nyo itong lettuce. Kanina po nagsamgyupsal kami, so nakain na namin yung ibang lettuce. Ito po ay 100 ang bigay sa akin ng aking suki per kilo. Pero before, ang bili ko dito ay 120. So, sulit na po yung halaga niya at makakatipid kayo talaga kasi napakamahal po ng lettuce, ano, 180 to 240 per kilo kung sa iba nyo bibilin. Pero ito fresh, bagong dating, galing Baguio. 2 weeks lang po ito sa amin o less than 2 weeks. Ubus na po ito kasi ginagawa po namin itong salad. Nahalo din po namin ito pag nagsasamgyupsal kami. Okay? So mahalaga po na balutin natin siya ng papel. Ayan, pasensya na po kayo, naubusan po kami ng dyaryo, pero napakarami po naming bond paper nung naglinis po kami ng bahay, kaya ito pong ilang piraso ay ipambabalot po namin para tatagal po yung aming lettuce. So unahin po nating balutin yung labas, ito yung pinaka-tip niya. Tapos yung pinakadahon, tapos ayusin po natin, isalansan po natin siya sa ref. Kung ano yung nakikita natin na unang masisira, yun po yung una nating gagamitin. At saka tip po, hindi po ito huhugasan. Huhugasan lang po natin ito pag atin po itong kakainin. At hindi lang po hugas, binababad po namin ito sa tubig. Kaya may mga nabili rin ako na sili na green, kalamansi. Itong bell pepper, makita natin merong may sira. Ano kasi nagmamadali ako, hindi ko masyadong napansin. Madami ring sayote. Yung repolyo, gagamitin namin yan sa pagluto ng pancit. So, dalawa yung binili ko. Tapos, napakaraming Baguio pechay. Nagtataka kayo kasi gagawa yung asawa ko ng kimchi. Yung kimchi na gagawin niya, good for 3 weeks din namin. Tapos, meron din marami ditong pechay. 40 pesos lang to per kilo. 2 kilos yung binili ko. Napakaganda niya. Tapos, maliliit yung mga dahon. Ang dami rin naming malunggay. Meron din kangkong. So, maraming mga gulay. Kasi, kailangan natin to para maging healthy ang ating mga pangangatawan. Salamat po sa inyong panahon. At sana po ay marami kayong natutunan. So, kung meron po kayong mga tip at meron po kayong mga suggestion, please let me know. So, God bless you po. Bye-bye po.